Narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Carlos. Kailan naging kasalanan ang umibig? Dito sa Tindulan, mga gininto ang kasaysayan. Halos isang oras na tayong nakatunga nga dito. Nakuha na nila ang pera. At umalis na sila. Ano pang ginagawa natin? Sabi kasi nila, huwag muna tayong aalis. Pero kanina pa nga sila umalis. Kaya umalis na rin tayo. Baka kasi naririyan pa sila at nagmamacheck sa atin. Sino pang hinihintay natin dito? Hindi ko po alam. Teka muna. Nasaan na ba si Gabriel? Baka hinahunting na niya ang kanyang mga tauhan na nag-traidor sa kanya. Hindi ko ito mapapalagpas. Pagbabayaran ni Gabriel ang kalupitan na ginawa niya sa'yo. Baka po nagtatago na siya ngayon. Hahanapin ko siya kahit sa ang impyerno pa siya magtago. Kalimutan na lang po muna natin siya. Ang importante, nakahulagpas ako sa kanyang mga kamay. Angelica! Arnaldo, yun na. Angelica! Arnaldo! Nandito kami! Micah! Angelica! Paano mo kami natunto dito? Yung tumawag sa opisina nung isang araw, nagkita kami kanina. Ibinigay ko sa kanya ang 1,000,000 pabuya. Humihirap po sila sa akin ng 1,000,000 piso. Kapalit ng aking kalayaan. Kung ganun, naisahan nila tayo. Dahil doble ang kanilang nasingil. Hindi na importante yon. Ang mahalaga, ligtas na si Angelica. Ano, kumusta ka na, Angelica? May mga pasaka sa iyong mukha. Sino may gawa niyan? Si Gabriel po. Siya po ang mastermind sa pagdukot sa akin. Magbabayad siya, Arnaldo. Napakalaki na ng atraso niya sa akin. Bahala kayo kung anong gusto niyong gawin. Hindi ako makikialam. Kanina pa ako nagkahalungkat dito sa mga gamit ni Papa. Pero wala akong makita ng importanteng papeles. Hindi pa rin, may makikita rin ako. Ito, teka, ano to? Mukhang diary ito ah. Oo nga, diary ito ni Papa. Ayos, marami kong malalaman sa itinatago niyang lihim. Kailangan makalis kagad ako at baka maabutan pa niya ako rito. Daniel, tumawag na si Papa. Nakita na raw nila si Angelica. Talaga po? Salamat naman. Mapapanatag na ang kalooban ko. Nasaan po siya ngayon? Pauwi na sila. Siguro, dadaan muna sila sa clinic para magamot ang ilang sugat ni Angelica. Kasi ginulpi siya at pinahirapan ni Gabriel. Ha? Napakasama talaga niya. Huwag lang siya magpapakita sa akin dahil baka mapatay ko pa siya. Huwag, Daniel. Huwag kang magtatanim ng galit at sama ng loob sa kanya dahil hindi yan makatutulong. Ipagpasa Diyos mo na lamang ang bagay na ito at ipanalangin mo na sana'y magbago na siya. Likas na po kay Gabriel ang pagiging masama kaya imposible na po siya magbago. Ito ang lagi mong tatandaan. Walang imposible sa Diyos. Kaya patuloy kang manalig at magtiwala sa Kanya. Malay natin, magkaroon ng himala. Kailan naging kasalanan ang umibig?
dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Blake, pwede bang dito muna ako? Masyado na kasi akong mainit sa kanilang mga mata. Siguruhin mo lang na hindi ako madadami sa ginagawa mong katarantaduhan. Grabe ka naman. Ganyan na rin ba kasamang tingin mo sa akin? Bakit hindi ikaw umarap sa salamin? No? Tanungin mo sarili mo. Kung ikaw ba'y masama o mabuting tao? Eh, hindi naman ako magkakaganito kundi dahil kay Angelica. Siyang nagtutulak sa akin na maging malupit at marahas. Huwag mong sabihin yan, Gabriel. Dahil ikaw pa rin ang may kontrol sa sarili mo. Huwag mong isisi sa ibang tao ang mali mong ginagawa. Eh, pinagtutulungan nila ako eh. Si Papa, si Kuya Carlos, si Daniel, si Mama, si Tita Agida at si Angelica. Kalaban ko silang lahat. Ikaw na nga lang nag-iisa kong kakampi, ganyan ka pa. Pasaway ka kasi. Pero kung magpapakatino ka, eh di walang problema. Ang gulo nitong kwarto niyo, Papa. Parang pinasok ng mga magnanakaw. Oo nga. Inalungkat ang lahat ng mga gamit ko. Si Gabriel po ba ang may kagagawa nito? Wala namang ibang pwedeng gumawa nito maliban sa kanya. Ano kayang hinahanap niya? Ewan ko. Kaya alamin ko kung anong nawawala akong gamit. Wala ba kayo dito mga importanteng papeles? Nasa opisina mga importante kong papeles, kaya wala siyang makukuha kahit anong dokumento dito sa silid ko. Ano ngayon ang balak niyo sa kanya, Papa? Wala na akong pakialam sa kanya. Bahala na siya sa buhay niya. Hindi niyo pwedeng pabayaan si Gabriel ng ganun-ganun na lang. Carlos, ano ngayon ang gusto mong gawin ko? Papa, si Gabriel ay isang taong naliligaw ng landas. Kaya kailangan ng gabay, pang-unawa at kalinga. I have done my part. Hindi ako nagkulang ng pangaral at pagpapasensya. Pero enough is enough. Suko na ako. Hindi ko kayo masisisi, Papa. Pero ako, hindi pa rin ako susuko. Patuloy pa rin akong mananalangin at aasa na balang araw, magbabago rin siya. Daniel, magaling na ba ang sugat mo? Okay na ako, Angelica. Baka sa makalawa, itanggalin na itong benda sa braso ko. Ikaw, kumusta na ang mga sugat mo? Okay lang. Unti-unti na rin naghihilom. Pero may ilan pa rin pasati ito sa mukha. Grabe talaga yan si Gabriel. Kapag nagkita kami, ay baka siya naman ang gulpin ko. Nasaan na ba ang demonyong yun? Malamang nagtatago na siya. Alam niya kasing hindi siya tatantanan ni Mama. Si Sir Arnaldo, wala na rin ba siyang pakialam kay Gabriel? Ang pagkakaalam ko, pinutol ng lahat ni Sir Arnaldo ang resources ni Gabriel. Puro kasi sakit ng ulong binibigay niya sa kanyang papa. Paano pala tayong dalawa, Angelica? Siguro naman eh, malaya na nating masusunod ang ating mga damdamin. Sana nga, Daniel. Pero hindi ganun eh. Kasal pa rin ako kay Gabriel. Siya pa rin ang aking legal na asawa sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Kaya kahit kailan, hindi magiging malaya ang mga damdamin nating
akong nagmamahalan. Sa bagay, yan din ang lagi sinasabi sa akin ni Father Carlos. Mahirap ipaglaban ang isang bagay na mali dahil hindi tayo magtatagumpay. Ganun na nga. Kaya hintayin na lang natin maging tama ang lahat. Pero kailan, Angelica? Kailan magiging tama ang ating pagmamahalan? Dito sa ating dulan, mga ginintuang kasaysayan. Balak niyo. Magsasampa ba kayo ng reklamo labang kay Gabriel? Hindi talaga ako matatahimik. Hanggat hindi na pagbabayaran ni Gabriel ang atraso niya. Pero nagtatago na siya. Saan mo siya hagilapin? Sa totoo lang, nangangamba pa rin ako para kay Angelica. Eh, hindi ko kasi alam ang takbo ng isip ng siraulong yon. Wala na siya sa katinuan. Siya ang may atraso. Kaya siya ang dapat matakot. Tulad nga ng nasabi ko, Ate Agida, sira ulo si Gabriel. Kaya siguradong may panibago siyang katarantaduhang pinaplano. Maiba ko, Marita. Ano ang tingin mo kay Daniel? Hindi pa rin ba siya nakakahalata? Very obvious ang malasakit na pinapakita sa kanya ni Carlos. Ano ngayon ang problema? Affected ka ba? Oh, hindi naman. Pero ito mga huling araw ay palagi ko naiisip si Rafael. Pakiramdam ko, pinagmumultuhan niya ako. Bakit? Hanggang ngayon ba naman, hindi ka pa rin makamove on dahil sinira ni Rafael ang plano mong makaganti kay Arnaldo? Kahit na mapapano, nakaganti ka na sa kanya, hindi ba? Oo, tama ka. Dahil muntik nang masira noon ang buhay ni Carlos. Bakit, Rafael? Bakit may ito nagawa sa akin? Patawarin mo ko, Carlos. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Dahil mahal na mahal kita. Pagkatapos mo kong pagsamantalahan, sasabihin mo mahal mo ko. Nahihibang ka na pa. Kung isa nga ang kahibangan ng mahalin ka, edi hibang na ako. At isa pa, nagawa ko lang ito dahil ayokong iwan mo ako. Gusto kitang pigilan sa pagpapari mo. Walang sino mang makapipigil sa akin. At kahit pa ilang beses mo akong pagsamantalahan, tuloy pa rin ang aking pagpapari. Dahil bata pa lang ako, yun ang landas na gusto kong tahakin. Walang kaalam-alam si Carlos na ikaw ang nag-utos kay Rafael na gawin ang karahasang yun. Oh, gusto rin naman yun ni Rafael. Kaya pabor pa rin sa kanya ang aking pinagawa. Paano pala kapag nalaman ni Arnaldo na ikaw ang may pakananon? Hindi yun dapat malaman ni Arnaldo. Kaya nga pinatahimik ko si Rafael. Dahil pinagbanta niya ako. Halain mo. Pala ni papasit kita, Agida. Ayos to ah. Ang dami kong lihim na matutuklasan dito sa diary ni Papa. Nagkamag-iskip muna ako. Dito ako titingin sa bandang dulo. Ah, eto. Uy. Mukhang interesting ang part na ito ah. Nakasaad dito yung pag-ampo ni Papa kay Kuya Carlos. Ano ito? Merong true hermaphroditism si Kuya Carlos. Kung ganun, meron siyang dalawang kasarian. Pwedeng lalaki at pwede rin babae. Malaking issue ito.
pwede ko itong gamitin labang kinapapat, Kuya Carlos. Ayos. May hawak na akong alas. Kaya pwede ko silang mapaikot sa aking mga palad. Sa akin pa rin ang huling halakhak. Ano ang binabalak ni Gabriel sa lihim na kanyang natuklasan? Mga nagsiganap, Chiquit Amor, Lionel Benjamin.